magandang araw. Ito ang ating tutorial sa ating learning management system para sa Davao del Sur State College. This is tutorial number 1 na ginawa para sa ating mga faculty. So, we are expecting na ang ating mga faculty ay merong mga laptop or desktop sa kanilang mga bahay. So, ang pinakaunang gawin, i-open ang ating browser. So, ang example ng ating mga browser, yung ginagamit ko ngayon is a Chrome browser. Ating dapat malaman na tayo ay connected sa internet. So, ang ating learning management system ay online platform ng learning. So, dito natin ilalagay lahat ng ating resources and activities. So, paano ba natin navigate ang ating LMS? Una, i-search lang natin ang ating website, dssc.edu.ph. So, dito natin makikita yung dssc.edu.ph or diretso tayo sa address bar, sulat natin dssc.edu.ph. Automatic, iloload siya ni browser. So, ito yung typical na browser na website ng school. So, dito sa upper right corner, mayroon tayong mga application na tumatakbo. So, i-open lang natin yung ating LMS. Yan. Click LMS. And then dito, ito yung front page ng ating learning management system. Kung didiretso tayo sa pag-dial, pwede natin isulat na lms.dssc.edu.ph. Ito yung lalabas. Then, kung magla-login na tayo, remember, kailangan natin ng credentials, yung username and password na valid. Saan ba natin makukuha ang username and password? Makukuha natin ito sa ating mga institute dean at mga department chairpersons. Click natin ang login. Isulat natin ang ating username. Sa akin, meron akong username na 74, so on and so forth. Then, meron akong password. Ang password natin is a combination ng uppercase and lowercase ng mga letters at saka isang combination ng mga alphanumeric. So, pagka-login natin, automatic, magkakaroon tayo ng change password credential. Sa sitwasyon na ito, naka-change na ako ng aking password, pero sa inyo, i-re-record kayo ng system for the first attempt. So, ibig sabihin, basta unang attempt ninyo, magkakaroon kayo ng change password. Sa pangalawang attempt ninyo, magiging ganito na ang interface ng inyong LMS. So, kung titingnan ninyo, meron siyang address na lms.dssc.edu.ph/my. So, ito ay lahat ng mga courses na naka-load sa'yo. Pwede mo rin i-edit ang iyong mga profile. Dito sa dashboard, click mo lang ang edit profile. And i-change mo dito yung mga values. Pero as given, pwede na itong by default. Change mo lang. Pwede ka na mag-insert ng picture. You can click this one as an ad. Then magpa-pop up siya. Then click upload file. Then choose a certain file. Then click upload this file. Automatic, ilo-load niya. Then, sa pinakababa, huwag kalimutang i-check ang, i-click ang update profile. Pagkatapos ng update profile, automatic, malo-load sa iyo kung ano yung in-edit mo sa iyong profile. Alright? So, balik tayo sa home. Then, dashboard natin. Ito yung dashboard mo. Ito yung mga events na ginawa mo. At ito lahat ang mga courses na niload ni department chairperson sa iyo at approve ni dean at approve ng BPA. So ano mang tanong, mag-leave ng message sa ating comment box. Maraming salamat. Magandang araw. It's caught in the crossfire.